broken somewhere down underneath? It was the airline off of your air dryer. Oh. That runs your suspension. So how's that happen? Probably... a piece of snow. Snow? Something. Okay. It looked like it got brittle and broke. Oh. Ayun mga kaibigan, magandang umaga. Dito tayo sa 22X6 Katrel. Mayroon akong napapansin at naririnig dito sa ating engine na some kind of a noise. Kaya sabi ko sa isip ko, parang something is off. Tumawag ako dun sa shop namin at sinabi ko sa kanila na mayroon akong napapansin at naririnig na hindi maganda. Kaya naman, ang sabi sa akin, huminto ka at tignan mo kung ang status ng airbag mo, picturean mo at isend mo sa akin. Sabi ko, airbag ng ating truck. Kaya naman, ano, kung nararamdaman, naririnig nyo yan, ako po, ang ingay. Hindi ko alam kung ano yan. Kanina bumaba na ako para tignan, wala naman ako makita ng diferensya. Parang meron lang hangin na maano, parang nagli-leak. Ay hindi ako basta makahinto rito para sa ganun eh. Kasi yan oh, wala namang load na shoulder. Kaya maghahanap muna ako dun sa bandarot. Kasi itong karsada na to guys, sa lubungan. Pupunta tayo ngayon ng British Columbia. Pero hindi maganda yung napapansin ko. Something's off talaga. Kaya, yan, naririnig yan. Parang gasgas o sayad. O hindi ko maintindihan eh. Kaya naman hihinto tayo. Hanap lang tayo ng safe place na mahihintuan. Tapos i-check natin yung nasa baba kung anong problema ro. Picturean ko, send ko sa kanya. Sa shop manager natin. Maganda ang klima mga kaibigan. Hindi masyadong malamig. 7 degrees na dito sa Calgary. Dito sa may bandar rito. Yun. Dinig nyo yun mga kaibigan. Tayo rito. Lahat naman ng mga aparatos ko dyan, naka-switch in about proper places. Hihinto lang ako dito sa banda rito. May nangyari sa ating airbag kasi madidetermine nila mga kaibigan eh kung may problema ang truck o hindi kasi meron silang online eh makakita nila kung anong problema sa truck eh wala namang issue dito sa task ko, walang problema. Alright mga kaibigan, tabi lang tayo rito sandali. Calgary. Ayan. Tapos babayin ko. Tingnan natin mga kaibigan. Lagay ko muna ang sarili ko sa chains of duty. Tsaka tayo bumaba. Hindi maganda kasi lulusog tayo ng bundok eh. Baka mamaya eh may mangyari pa dyan. Mawalan tayo ng preno. Hanggang huli kasalanan pa natin kasi meron na nga tayong napapansin. Tapos hindi pa natin in-report.
pati hindi pa natin sinabi sa kanila, yun, kasalanan natin kung ano ba mangyari. Baba tayo. Ayan guys, kung naririnig niyo yan, parang something's off sa truck eh. Butas kaya yung airbag na, ano yun, sa tindi ng ano, ng bigat kaya. Ipicturean ko lang kasi sabi ng ano eh. Ng safety manager, shop manager natin eh. Ayan. Oh, properly inflated ba yan o hindi? Ito, parang malambot ah. Yeah. Ito, tigas naman. Tsaka natin isint sa kanila. Sobrang bigat kasi itong mulot ng mga ito, mga kaibigan eh. Yan. Ano, parang humihinga, normal ba yan? Oho. Wala naman ako papansin yun. Parang meron nagre-release na hangin. Ito. Submit ko sa kanila yan. Ah, hindi ko alam kung ano yun eh. Sa ilalim yata mga kaibigan eh. Buksan natin itong makina. Tignan natin. Ilalim eh, nagagalim eh. Play ko naman ang kanyang kulang, kanyang kulang. Hindi ko alam kung bakit nagkakagano'n. Sumasagot ng 19 yun. I-try na natin. Normal naman. Pero, naririnig yun guys. Something is off. Mga guys, andito pa kayo sa ano, Calgary ha. Kung na nakikita nyo yung sign na yan, Calgary. Welcome Calgary. Wala, namatay ng pusa. Natin baka mamaya namatay lang dahil sa idol. Ano ba yan? Ay. Ito naman ang ano, ito yun na, chinip ko naman na lang, is okay naman. Wala naman akong nakikita ng diferensya. Ang tangin makakapag-figure out lang nito mga kaibigan eh, technician na naman. Hoy, habala naman mga kaibigan. Ano ba yan? Start ko. Ayan, umandar siya.
I-submit ko muna sa kanila mga kaibigan yung ano. Pinicture ko sa kanila para malaman nila yung problema ng truck, yung napapansin ko, nararamdaman ko. Para sa ganun kung anong sabihin nila, sundin natin. Baka mamaya kung ano mangyari dito sa truck na naman eh. Ayan guys. Guys, kung naririnig mo yung noise na yan, talaga ako komportable sa ingay na yun eh. Yun. Yan, oh. Kagas-gasan eh. But anyway, sabi naman nila dadaling ko daw dito sa shop namin dyan sa may, ano, sa may Calgary. Kaya pupunta ako dun. Mabahala na ako. Ano magagawa? Ay. Sobrang dito kasi too much. Ayan, malaman natin mamaya kung ma-find out nung ano, nung mekaniko yung ingay na yun, anong problema. Kasi hindi normal kaya magkagasgasan. Hindi normal yung ingay niya. Baka mamaya may mangyari sa sa truck na to eh. Dahil pa mamagbintangan kapag hindi natin inireport sa kanila. Kaya lang natin gano'n. Kasi para ayoko rin may mangyari sa unit. Kasi owner operator din naman ako. May magastos yan lalo pag sa engine. Kasi shutdown ka pa, patay ang negosyo. Hindi ka makabiyahe, tatakbo ang truck, tatakbo ang gari. Yan. Dilig na dilig eh. Alright guys, andito na tayo ngayon sa Trapper's Yard. As you guys can see, yan yung mga container nila. Yan, sa kabila rin. Yan. At itadrop ko itong ating container. At pagkatapos bottle ako, pupunta ako doon sa shop na yan. Kasi dyan ako inutusan ng ating shop manager. Di ba lang kung anong nangyayari dito sa truck, no? Sumot-sumot yung aderya. At yung naririnig nyo yan is yung air dryer. Parang hindi ata siya nagbe-build ng ano eh, ng hangin. Yan. See? Tapos yung mga airbag niya parang lumupok. Hindi siya properly inflated. Reason, I don't know why. Yeah, hindi natin trabaho ito. Yeah, narinig na. Yan. At saka ayoko rin namang kalkalin at pakialaman. Mamaya kung anong mangyari yan, ako bang mapagbibintangan. Madalas na natin napagbintangan sa mga equipment na napapalpak eh. Yan. Well, at least ito, nireport ko sa kanila. Nandito na ako, papagawa natin. Update ko lang kayo mga kaibigan. Dadaling ko lang para malaman ko rin kung anong dahilan. Ayan guys. Ay nako guys.
samot-saring aberya na hindi maintindihan. Well, ano pa nga ba? That's the part of my job. Yan eh, dinig na dinig pa rin eh. Parang humihinga eh. Air dryer daw, sabi nito eh, kanina kausap ko na eh. Oh, kung gaano naman nito katagal na magagawa, tenga na naman tao. Ay. Babayin natin sa kanila. Nandito na tayo, siguro nakita na rin na tayo. Yun. Wala ko nang problema dyan. Ay, nako. Yan guys. Kung naririnig nyo yun. Airbag niyan, tigas naman. Walang bakit nangyari sa airbag na yan, air dryer na yan. Napupunta na sila rito. I'm not sure what's the problem, sir. Ilalim yung kanyang ano. Ayan guys, samot-saring aberya ang mga nararanasan natin ngayon. Hindi maganda ang biyahe, puro problema dumarating. Babalikan ko kayo mamaya at nandiyan na yung shop guy, ayusin. Buti lang, hindi masyadong malamig ngayon. Positive 8 na. Ayan guys. Ayan. Wala namang ano. Wala namang problema sa gauges natin dito. Para sabihin hindi siya nabibuild. Yung top 1 natin, nasa 100 din. Dapat yun, nasa 100 plus, kita mo. Nagre-release siya. Bababa ako, oh, yun ha. Hindi normal. Some reason, nagre-release, hindi siya nabibuild eh. O yan guys. Nagbibuild yan. Pag nakikita nyo yung tumataas, yun, pag narinig natin sa labas na nagsingaw, bababa. O yan o. Nasa ano na naman. Sakto sa 100. Yan, nagbibuild na naman. Ayan, narinig natin sa labas. Sumingaw. Nagfa-ferds. Ayan. Hindi safety rin yan. Mahirap yan. At baka mamaya, maubusan ako ng hangin yan palusong. Ngay, bandang huli, masabihin pang hindi ko chinecheck or mayroon nang problema, pinagpatuloy ko pa. Ayan guys. Ayan mga kaibigan, nandun na yung ano natin. Chef guys na. What's happening, sir?
get underneath first. Oh, you're gonna get underneath? Yan. Papasukin niya sa loob. Air dryer kasi yun, yung sa hangin. Mga kaibigan, pag yan nagka-problema, no? Hindi maganda yan. Lalo pag lulusong tayo ng ano, ang bundok. Yung preno natin, hihina. You got everything sorted out? I think so. Hopefully, so that I can go now. I don't wanna get stuck again. Because I already have been did up too much stuck. Oh yeah. Linipad yung kanyang hinihigaan dun. Yeah. Pero meron pa rin naman. Yeah, somewhere in here pa yung problema. Yan. Yeah. Ating kaibigang mekaniko, oh, inaayos. Ang mahal ng ano, guys, ang mahal ng bahay ng mekaniko, sa totoo lang, mga... You want me to shut up? Okay. Shutting off. Okay. Alright. Yan. Ito yung mga connector na dun sa baba eh. Ewan ko. Ang mahal ng ano mga kaibigan, ang mahal ng bayad ng mekaniko rito sa Canada. Kasi heavy equipment nga naman ano. Yung mga apprentice lang yata nila, 37 eh. Yung mga talagang license, sabi niya, $45 daw. Kaso po ka ganina eh. Talagang maganda. Oh, it's so cold. Na tayo dito sa loob ng ano, truck. Oop, yup. Yeah. Oh. Antayin lang natin mga kaibigan para sa ganun malaman natin kung difference na naman ito at matapos nila. Tapos na si boss. Okay, you can just come up here. I'm just gonna some continue my vlog here doing the thing. Alright, it looks like, yeah, I don't hear any noise now. So you're saying the problem is some kind of airlines broken somewhere down underneath? It's the airline off of your air dryer. Oh. That runs your suspension. So how's that happen? Probably piece of snow. Snow? Something. Okay. It looked like it got brittle and broke. Okay. Alright you guys, yun, nakita nyo yung ano yung problema at na-fix na niya. Siyempre, compensation ng trappers kasi truck yun ng trappers. Lahat yung magagawa. Ayun, pagtapos na siyang kunin yung mga details at yung mga information, lalarga na rin ako. I-uhook ko ulit yung ating ano daon. We're good. Thank you, man. Mabaguti. Yan, i-uhook ko ulit yung ating container doon at dire-diretso na tayo. At least ngayon, safety ako. Alam ko yung aking airlines at saka yung mga air tank is nagbibuild na ng air. Yun, malakas na nga itong preno. Ayun guys, hanggang sa muli, no? Maraming salamat. At muli sila kayo to. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.